Morning, DYPR Balita Tanghali from 12:30 to 1 p.m. Lunes hanggang Biyernes on your only 1FM, 95.1 FM. Apat na minuto makalipas ang alas 6. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza Tan. Magandang umaga, Lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Miyerkules, February 23, 2022, at narito na ang mga balita ngayong umaga. Dagdag pondo para sa IPs sa Puerto Princesa, hiniling kay Mayor Lucilo Bayron. Board member Ryan Maminta nagpahayag ng pagkadismaya sa kawalan ng aksyon ng pamahalaan sa mataas na presyo ng petroleum products sa lungsod at lalawigan. Pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga bata, sisimula na bukas. Isang wanted huli sa bayan ng San Vicente. Sa balitang showbiz, bagong rap crew sa Puerto Princesa na Hudson's 5300 naglabas ng bagong kanta online. Sa balitang good vibes, Nara Municipal Local Government Officer Lenny Escaro, gold awardee ng DILG ni Maropa. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas ang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walang hasol. Palawan mo na. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Mag-e-election na naman. Naghahanap ba kayo ng mura, quality, at mabilis na serbisyo ng inyong election materials? Saan ka pa? Punta na sa Tata. Ni Tata Printing Services. They offer the most affordable and quality products for your election needs. They have tarpaulin, t-shirt printing, calendars, and many more. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Tata. Ni Tata. Sa ibang katanungan, punta lang sa Rojas Street, katabi ng HTU. O tumawag sa kanilang numero 0915-786-0967 o mag-email sa tataknitatang@gmail.com. Tata ni Tata Printing Services. GYPR Balita sa Umaga. Pitong minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating balita, pagdagdaga pondo para sa mga indigenous people sa Puerto Princesa, hiniling kay Mayor Lucilo Bayron. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Muling umapila si Konseyal Desario Awat kay Mayor Lucilo Bayron na ikonsidera ang pagdaragdag ng pondo para sa indigenous people sa lungsod ng Puerto Princesa mula sa kasalukuyang 1.5 million pesos sa halagang hindi higit sa 5 million pesos kada taon na magbumula sa annual budget ng Puerto Princesa. Ayon kay Councilor Awat, talagang napakaliit ng pondong kasalukuyang natatanggap ng IP sa lungsod na mahirap pagkasyahin sa laki na nasasakupan ng sektor na ito ng lipunan sa Puerto Princesa. Matatanda na una na itong hiling noon ni IPMR Representative John Mark Salunday sa City Council, partikular na ang pagsusulong ng isang ordinansa na ang pondo naman anyang ito ay gagamitin nila para sa mga proyekto at programa para sa mga katutubo sa lungsod. Ipinaliwanag ni Konseyal Awat na may dagdag pondo naman na natatanggap ang city government dahil na rin sa Mandaras o Mandanas ruling, kaya marapat lamang na madagdagan din ang pondo para sa indigenous people sa lungsod. Sa ngayon kasi talagang mahirap anyang pagkasyahin ang tatanggap na pondo ng IP sa Puerto Princesa na kung susumahin ay halos wala nang makitang proyekto at programa para sa mga ito. Salit na lamang ng halagang kanilang natatanggap matapos paghati-hatian ng napakaraming grupo ng mga katutubo sa buong Puerto Princesa na naghati pa sa norte at maging sa sur ng lungsod. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Board Member Ryan Maminta nagpahayag ng pagkadismaya
sa kawalan ng aksyon ng gobyerno sa mataas na presyo ng petroleum products sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Ayang ng pagkadisplaya si board member Ryan na umita sa sobrang pagtaas ng fuel sa Puerto Princesa at Malawiga na kakasalukuyan na hindi kaya ang pigilan ng pamahalaan. Sa privilege speak ni board member umita, sinabi nito na napapanahon na ang pagkilos ng sanggol ng Pangaluyan kung ano ang maaaring gawin para mapigilan ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng fuel kung saan sa kasalukuyan ay nasa 80 pesos na nga ang per liter ng gasolina at ang crudo naman na ay halos sa 63 o 64 pesos na kada litro. Sabi pa ni board member maminta, dapat na magtulong ang sanggunian ng Panalawigan ng isang resolusyon ng ordinansa ipapadala sa national government para sa pagsusulong ng pag-alis ng oil deregulation law para mapakialaman na ng pamahalaan ng pagtaas ng mga petroleum products sa lalawigan ng Palawan. Makikiusap din daw ang sanggunian ng Panalawigan sa mga oil companies sa lalawigan na para ibaba ang kanilang presyo sa Palawan. May ito ang gahan ng oil products sa Palawan sa mga provision sa Palawan at sa buong kahihain at mga gas station sa Luxon at mga munisipyo at iktado sa Palawan sa pagpapas ng presyo ng pagkroon sa Palawan. Ipapilag dito para makasarat ng mamay ng Palawan ay board member si Talio Benedito sa pagtaas ng fuel ang dating doon hanggang 150 pesos lamang ang presyo at ngayon nga ang pinakamahal o pinakamura sa ngayon ay nasa 250 pesos na kaya dapat hindi lang daw sila hanggang sa magkano ang dapat magawa sa sanggol ng Pandalayan. Dapat kumikilos at dapat kikilos na ang problema ito. Sabi naman ni Commander Rama na pagbigyan na sila dati ng mga oil company sa Luxon para ibaba ang presyo ng kanyang fuel pero isang linggo lang silang na pagbigyan na kaya muli nila itong hihilingin na sa mga oil companies at iba pang mga may gasoline station sa Luxon at sa mga munisipyo para hilingin na magbawa ng pansamantalang ito ng presyo dahil hindi naman na malulugi ito dahil nga sa nasa 4 na peso ang 6 na peso ang taas ng mga petroleum products sa lalawigan ng Palawan kumpara gas station sa ibang bansa. Ano nang napag-usapan na ng sanggol ng Panlalawigan na ay agad muna lang sasagawa sa lalong madaling panahon. Ami Lazarus para sa DYPR ang una sa puso ng mga panawal niya. Maraming salamat, Romy Luzares. Pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga bata, sisimula na bukas. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. Arangkada na ang pediatric vaccination para sa mga nag-iedad ng 5 taong gulang hanggang 11 taong gulang bukas, February 24, dito sa Puerto Princesa. Ito ang inanunsyo ng Puerto Princesa City COVAX sa kanilang Facebook page kung saan inaanyayahan ang lahat ng mga magulang ng mga bata na dalhin ng kanilang mga anak sa second level ng SM City Puerto Princesa bukas mula alas 8 ng umaga para sa COVID vaccination. Base sa anunsyo ng City COVAX, Pfizer ang gagamitin ng bakuna para sa mga batang nag-edad ng 5 to 11 years old kung saan kailangan lamang dalhin ang mga kinakailangang dokumento, particular na ang medical clearance ng mga bata lalo na sa may mga micromobility. Sa matal, kailangan rin ng proof of age tulad na lamang ng birth certificate o baptismal certificate, naging mga school record o barangay certification ang mga magulang na nais pabakunahan ang kanilang mga anak simula bukas alas 8 ng umaga sa SM Puerto Princesa. Matatanda na una ng sinabi ni City COVAX Head at City Health Officer Dr. Ricardo Panganiban na bagamat natagalan ang pagbabakuna sa mga bata na nag-edad ng 5 to 11 years old dito sa Puerto Princesa ay malaking tulong pa rin niya ito para naman sa pagkamit ng herd immunity kung saan sa ngayon nga ay nasa mahigit 70% na sa mga residente ng Luzon ng Puerto Princesa na nabakunahan kontra COVID-19 at sa pagsisimula bukas ng
pediatric vaccination para sa 5 to 11 years old ay tiyakan niyang madadagdagan pa ang mga bakunado kontra COVID-19 sa Puerto Princesa. Ito ay magandang balita niya at welcome development, lalo pa sa unti-unti nang buwababa ang kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa na ngayon nga ay nasa alert level 2 na lamang at inaasahan na sa pamamagitan ito at sa mga susunod na linggo ay makakamit rin ang alert level 1 sa COVID-19 dito sa Puerto Princesa. Sinabi pa ni Panganiban na wala namang dapat ipangamba ang mga magulang ng mga batang magpapabakuna bukas dahil ibaan niya ang component ng Pfizer vaccine na ibabakuna sa mga ito, hindi tulad ng dose na may binabakuna naman sa mga adult o sa mga matatandang individual dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Dapat anya samantalahin ang pagkakataong ito, lalo pa sa ngayon ay patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa, pero nandyan pa rin anya ang banta ng COVID-19. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. 15 minuto makalipas ang alas 6, ang ibang detalye ng balita sa aming pagbabalik. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station, matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. DYPR Balita sa Umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balita, COVID cases sa Palawan bumaba na ng husto. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Palawan sa pinakahuling update. Posible daw na kapag itong pidero at si Romy Luzares, ang COVID cases naman sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa 200 na lamang. Ang balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. 241 active COVID cases na lamang meron sa lungsod ng Puerto Princesa base sa pinakahuling datos na inilabas ng City Epidemiology and Surveillance Unit. Sa bilang na ito, 64 na individual ang RT-PCR test positive, habang 177 naman ang antigen test reactive. Kahapon naman, February 22, ay mayroon na lamang ding 18 kaso ng COVID-19 ang naitala sa lungsod ng Puerto Princesa, kung saan siya naman dito ang RT-PCR test positive at siya rin ang antigen test reactive. Mayroon ding siyam na mga pasyente o RT-PCR test individuals ang gumaling dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kung sa kahapon kung saan dalawa dito ang mula sa Barangay San Pedro, dalawa rin sa Tiniban. May tag-iisa naman ang Bangkaw-Bangkaw, Milagros sa San Jose, ang San Manuel at ang Barangay Simpukan. Habang ang mga bagong gumaling naman na antigen test reactive sa lungsod
ay 7 kung saan 6 dito ang local cases at isa naman ang imported cases o yung authorized person outside residence. Samantala, bagamat mataa o malaki ang ibinaba ng kaso ng COVID-19 na sa lungsod ng Puerto Princesa sa pala ng City Epidemiology and Surveillance Unit kahapon, ay mataas din ang bilang ng nasawi sa nasa, dahil sa nasabing virus sa lungsod kahapon February 22 kung saan may 3 nasawi na pang mga local cases na RT-PCR test positive. Ang mga ito ay nagmula sa mga barangay ng San Jose, San Manuel at Santa Monica. Samantala, mayroon ding 2 antigen test reactive sa lungsod. Ang nasawi rin kahapon na mga local cases na nagmula naman sa barangay Inagawan at sa barangay Tinigiban. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. At balikan natin si Romy Luzares kaugnay sa COVID cases or patuloy na pagbaba ng COVID cases sa lalawigan ng Palawan. Katulad ng Puerto Princesa, mababa na din ang bilang ng mga kaso ng COVID sa Palawan. Romy Luzares. Nasa 80 na lang ang kaso ng COVID-19 sa Palawan sa pinakahuling update ng Provincial Health Office na mula sa kanyang everyday updated cases. Posible daw na maabot ng lalawigan ang zero COVID-19 case. Sa mga susunod na araw kapag nagpapatuloy ang ganitong bilang ng kaso sa mga munisipyo. Mula sa 119 cases ito kusawid update araw ng Linggo ay bumaba na itong Lunes ng 32. Kaya kahapon na ay mayroon na lamang silang active case na 80. At kapag nagpatuloy, ang ganitong senaryo ng kanilang kaso sa lalawigan ay hindi malayo na maabot sila ang posibleng zero COVID-19 case kahit hindi na sila nag-hit sa kanilang pagpapangkop ng mga bisita ng mga umuuwing talawang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang normal na health protocol na ipinapatupad sa buong lalawigan na mula nang bumalik sa alert level 2. Ang Palawan ay parehong pagtanggap ang ginagawa nila sa lahat ng mga dumadating o bumibisita sa lalawigan ng Palawan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. At balikan natin si Romy Luzares kaugnay sa wanted na nahuli sa bayan ng San Vicente. Romy. Arestado sa Purok 6, Barangay Alimanguhan, San Vicente, Palawan, ang wanted na kinilalang si Jaime Boy Velasco, 39 anyos, binata, self-employed, ng nasabing lugar kung saan ito na-aresto sa kasong child abuse. Inaresto ang suspect ng joint operation na pinangunahan ng San Vicente PSC kasama ang Highway Patrol Group Palawan sa bisa ng warrant of arrest na binaba ni Judge Emmanuel Ortaso, Branch 14, Family Court ng Taytay for Violation of Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act under Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law sa ilalim ng Criminal Case Number 41837 at nasa 80,000 pesos ang piyansang inirekomenda ng korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Ang suspect ay nasa custody na ng PNP San Vicente.
Rami Losares para sa Diyoter, ang unang sa puso ng mga Palaway niya. Police Report. Alas 6:24 ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hasol. Palawan mo na. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Kitam. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it. With Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Caliana Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. GYPR Balita sa umaga. Showbiz Balita. At sa ating balitang showbiz, bagong rap crew sa Puerto Princesa na Hudson's 5300 naglabas ng bagong kanta online. Ang Showbiz Balita hatid ng Showbiz Insider Joel Contrivida. Showbiz Balita. Di pa rin paawat ang mga rapper ng Puerto Princesa. Isa na namang rap crew ang nabuo at heto't naglabas na rin ang kanilang unang kanta online. Ang underrated kasabay nun ay ang maangas nilang music video. Ayon kay Levi Lagasso, ang frontman ng grupo, mag-iisang taon na silang magkakasama na may mahahabang kwento kung paano sila pinagtagpo at nabuo ang Hudson's 5300. Lahat sila ay pawang mga laking Puerto Princesa. Binubuo ito nila Levi bilang leader, si Jesse, Jetro, Neil, Nell A, Obi at Gadi. Ang una nilang kantang underrated ay sumasalamin sa kanilang mga karanasan sa buhay, pangarap at para sa mga nagsasabing wala silang talento dahil sa ganong paraan ay nais nilang iparating ng underrated na tuloy lang sila sa mga nais nila sa buhay gamit ang kapirasong talentong mayroon sila, ngunit ang pagkanta at ang pag-rap. Ang underrated na by Hudson's 5300 ay napapanood na sa YouTube at sa Facebook page ni Levi Lagasso at ng Hudson's 5300. Jawad Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang good vibes. At para naman sa ating balitang good vibes, kinilala ang husay at galing ng DILG NARA officer na si Lenny Escaro para sa taunang parangal ng rehiyon ng Mimaropa bilang isa sa mahusay at maayos na pamumuno nito sa kanyang nasasakupan sa bayan ng Nara. Gold awardee si Escaro dahil napagtagumpayan nitong gampanan ang mga trabahong inatang sa kanyang balikat na nasa tamang oras at panahon ay natapos niya ang lahat ng trabaho bilang municipal local government officer. Iginawad sa isang online awarding ceremony kay Escaro ang Gold Award bilang pagkilala sa kanyang tapat na serbisyo mula sa pangrehiyong tanggapan ng Department of Interior and the Local Government Office. Ayon kay Escaro, isang karangalan ito sa kanya at ng kanyang mga staff dahil sa kabila ng pandemyang kinakaharap ay maayos nilang natutupad ang mga trabaho bilang kawani ng pamahalaan. Maliban dyan ay silver awardee din ang kanyang team sa NARA para sa cluster team category. Kasama nila sa Palawan para sa nasabing category na kinilala rin ang DILG ng Quezon at Rizal. Sa kanyang post, sinabi ni Escaro na isang blessing ang mga ganitong parangal para sa kanya at sa kanyang mga staff na patuloy na naglilingkod sa bayan. Balitang good vibes.
Congratulations, Miss Lenny Escaro. At sa mga liagaglimog ko yun noon, Amos, madal kita ko yun noon, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ikuyunon. Mayag nga daw ang inong tanan mga tangay bug, titineg mga gurang-gurang. Ako inong tangay nga si Ryan Ibanez, ang inong katabid sa itong pagadali. Lingguayin ko yunon, ang opisyal nga lingguay, iyang probinsyang Palawan. Sa adlang wadyang, bisarang ko yunong nga tangadalan, mamanang Lasuna. Ang Lasuna mamanang ingigisa nga madangmit katabid iyang sibuyas. Sa Tagalog, ang Lasuna ay bawang. In English, Lasuna means garlic. Dadi gamitin ta sa itong tultulanan ang bisarang Lasuna. Ang Lasuna kuno, mayad nga remedyo para sa mga taong ni alta presyon. Uy nga atake ang high blood. Mga tangay, kadangag tagagmanta, igamitin tatang lingwain ko yun nun. Diyan nung tangay Ryan Ibanez, mayad nga daw kaninong tanan, amblig. Amos! Madal kita, iko yun nun! Weather Report! At para naman sa ating ulat panahon, dalawang weather system pa rin ang nananalasa sa Pilipinas ngayong araw na nagpapaulap at nagpapaulan. Ito ang Northeast Monsoon o Amihan na nakakaapekto sa Luzon at ang shear line sa Timog Luzon at Kabisayaan. Dahil sa shear line, nakakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang thunderstorm ang lalawigan ng Palawan ngayong araw. Ang agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay naglalaro sa 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Kalayaan Island naman ay 26 to 31 degrees Celsius at 24 to 32 degrees Celsius naman para sa Coron at Calamianes Group of Islands. Ang gale warning na inilabas ng PAGASA, banayad hanggang sa maalon ang dagat or ang baybayin sa lalawigan ngayon dulot ng Amihan. Iba yung pag-iingat ang babala sa mga magpapalaot. Sumikat ang araw sa Puerto Princesa, ganap na alas 6:21 ng umaga kanina at lulubog ito mamayang hapon alas 6:15. Magandang umaga, Kap Vanjie Aquino, Ka Louie. Magandang umaga rin kay Alma Llaniguez. At good morning kay Marian, Chris Sarmiento, Andrea Capia at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa kanilang tahanan. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Miyerkules ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang mamaya alas 12:30 hanggang alas 12, ala una. DYPR Balita, dito rin po sa 95.1 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa 95.1 FM.